guys, this is Lizadell and this is my YouTube channel, Lizadell's Creation. Dito ituturuan ko kayo kung paano mag-create ng mga DIY items, art crafts, balloon decoration, and even party setup na kung saan ay mas makakatipid tayo at magkakaroon tayo ng isang memorable at napakasayang celebration. Dito rin i-share ko sa inyo ang mga experiences ko sa pag-hosting, pagiging game master, at kung ano-ano pa. So guys, without much ado, please subscribe and click the notification bell para naman maging updated kayo sa mga latest videos na i-upload ko. So guys, so ngayon, simulan na natin. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY souvenir items. Katulad nito. Ayan. Kasi kung bibili ka nito sa palengke, umaabot siya ng 45 pesos isa. So, ay may minimum sa palengke na 30 pieces. So, aabot ka ng 1,350. So, 1,350. So, naisip ko, bakit kaya hindi na lang gumawa ako na to? Kung sakali, baka mas makamura ako. So, yun ang ginawa ko ngayon. Nakamura nga ako. Kasi, umabot lang ako ng 1,000 pesos sa lahat ng binili ko. So, ito yung mga materials na gagamitin ko. Lalo na siguro kung sa divisoria tayo mamimili. Mas mura pa siguro itong mga items na to. So, diba? Yan, maraming items akong binili. Iba-iba. Iba-ibang itsura. Yan. Iba-iba ng design. So, mas nakapili pa ako kung ano yung design na gusto ko. Hindi ba? Sa 1,000 na yon, sa kulang-kulang 1,000 na yon, kasama na rin doon yung mga materials na gagamitin ko. Yung mga glue stick, plastic cover, ribbon, saka ito. Yan. Saka ito, oh. Ito yung nilalagay sa loob, guys. Ano to eh? Styro. Yan. Mura lang to. 30 pesos lang to. Isang plastic. So, diba? Kung mamimili tayo, kung talaga mag-i-explore lang tayo sa palengke or sa divisoria, mas makakamura tayo sa pagkakaroon ng, para magkaroon tayo ng souvenir items. So, ayan. So, ngayon, para naman sa salamin, ayan, ito. May nakita kasi ako sa paligid namin na mga nakakalat na salamin. So, sabi ko, bakit hindi gamitin ko na lang yun, diba? Hindi na ako bumili. So, pinakat ko na lang siya sa kapitbahay namin kasi meron nagkakat doon ng salamin. So, nagbayad lang ako siguro ng 100 to 200 pesos. O, diba? Ang dami pa niya. Yan. Ang dami ko pa magagamit ng salamin. Pero, kung wala namang available na salamin sa inyo, pwede rin kayong gumamit ng illustration board. Yan. So, itong mga illustration board na to, pwede nyo siyang balutan na lang ng kulay na motif na gagamitin nyo. Halimbawa, pink or blue, yun. Kung ano mong gusto nyo yung color or design. Marami naman tayo ngayong available na magagandang papel, pwede nyo siyang balutan. Tapos, yung name na ilalagay natin, yung ganito, pwede naman tayo magpaprint na lang, lalo na kung may computer kayo. O, pwede kayo na yung gumawa. O, diba? Sa size po ng salamin na gagamitin ay depende kung gaano kalaki yung items na gagawin nyo. Yung souvenir na gagawin nyo. Ayan. So, tulad dito, rectangle, parihaba, para po sa base. Para dito. Base. Tapos, ito naman para sukat ay para dun sa didikitan natin ng pangalan niya. O, diba? Simple lang yung souvenir items pero imagine 45 pesos na to sa palengke. O, diba? Times 30 pieces is 1,350. While itong mga nabili ko, 30 pieces din yung souvenir na magagawa ko, pero umabot lang ako ng 1,000 pesos. Halos wala pa nga 1,000 pesos eh. Kasi tulad nito, nakalibre na ako sa kalat lang sa paligid. Di ba pag meron tayong mga salamin na sira, ayan, tinatapon na lang natin, sayang yun. Misa may mga salamin na ganito sa mga tukador, aparador, yan, pwede natin gamitin. Yung mga salamin na sirang bintana, yun, pwede rin natin siyang gamitin. Diba? So, ito yung mga kailangan natin materials. Mamaya, pagkatapos ng vlog kong ito, makikita nyo sa dulo kung ano yung mga materials na kailangan natin. Ipo-post ko na lang po. So, simulan na natin. So, kailangan natin ng glue gun. Lalagyan natin ng ribbon itong paligid, lahat ng paligid. So, mas maganda, per side yung gawin natin paglalagay ng glue gun. Kasi kung lalagyan nyo na agad lahat ng paligid, lalamig na agad yung glue gun. Hindi didikit na maayos yung ribbon natin. Yan. Yung size nga pala ng ribbon, nakita nyo naman, maliit lang, di ba? Yung pinaka-small size lang to. Yan. Per side po tayo maglagay ng glue gun. Madali kasi siyang lumamig. Okay.
So, guys, ganito siya mangyayari niyan. Yan. So, lahat ng side, just make sure nakastick o nakadikit na mabuti yung mga ribbons natin per sides. Tapos, gupitin na natin. So, eto na siya. Eto yung magiging base ng ating souvenir items. So, next natin lagyan, etong square para sa name niya. Itatayo natin name ng ating celebrant. So, alam nyo guys, ginawa ko kasi to, sabi ko, mas makakamura kasi kung yung mga items na gagamitin sa birthday is puro DIY. Hindi naman necessarily lahat ng items, pero at least yung mga kaya natin gawin hanggat maaari, mas makakamura tayo. So, ito na siya. Kailangan lahat ng side, lagyan natin ng ribbon para mas maganda. Okay? Tapos, gupitin na lang uli natin yung lapis. Yan. So, tanggalin lang natin yung mga himulbol-himulmul. So, ito na yung kalalabasan niya, guys. Diba? Dito natin siya ilalagay. So, mamaya na natin siya ilagay. Bago natin ilagay yan, lagyan muna natin siya ng name. Yan, nakalagay dito is, thank you for coming, Althea Shakira, Christine and first birthday. Yan, yan, simple lang yan, diba? Marami na naman may computers ngayon, diba? So, madali nyo na magagawa yan. Ilalagay natin to dito sa gitna. Iglugan din natin, hindi siya tatalab kung ordinary glue lang, guys. Kasi, salamin yung didikitan natin. So, make sure, nakagitna lang siya. Yan. Ganyan siya. Eto. Yan. Tapos, eto naman. Guys, kung sa palengke nyo ito bibilhin per dozen, mas makakamura kayo. So, alagyan lang natin siya sa loob ng styro. Yung mga bilog-bilog. Siguro, hindi naman kailangan punuin ito eh. Mga 2 kutsara lang, okay na. Yan, ganyan. Tapos, takpan na natin siya. Yung iba, ginagawa nila, nilalagay na nila yung pangalan sa loob. Pwedeng maliit lang. Pwedeng nga minsan maliit lang ilagay. Sa ganito lang minsan ilagay, maliit. Para mas makatipid ng salamin. Pero kasi ngayon, gusto ko mas malaki yung kalabasan ng souvenir. So, malaki yung gagamitin ko. So, eto na siya. So, ngayon, iguglugan na natin siya. Unahin natin to. Itong baby bottle. So, lagyan lang natin siya ng glue sa ilalim. Tapos, ilagay natin sa kabilang side. Just make sure yung design, syempre, nakaharap. Ito siya. So, tapos ito, itong name, lalagyan natin dito sa ilalim. Ayan. Guys, dito sa YouTube channel ko, Lizadell's Creation, makakakita pa kayo ng iba't ibang items pa. Yan, o, pwedeng pa kabilang side naman yung lagay ko. Kung dito, pag ganon, ito, pag ganito naman yung nilagay ko, pangalan niya. O, diba? Pwede nyo pa siya lagyan ng iba't ibang design. Kung gusto nyo maglagay ng mabulaklak dyan, kung ano man, pwede naman. Yan. Pwede iba-ibang style yung gawin nyo. Pwede lagyan ng konti pa sa harapan. Konti lang para hindi naman masyadong madumiting yan. Yan. Kung ito, paloob yung ginawa ko, paslan paloob. Ito naman, ginawa ko naman pa ganyan. Para iba-iba yung design niya, di ba? Depende sa inyo yan kung anong style yung gusto yung gawin. So, after nito, gagamit naman tayo ng plastic cover. Plastic cover lang to, guys. Ang dami nagtatanong sa akin, ano rin yung pinambabalot. Kala nila, kung anong plastic to na hindi nabibili. Kaya yung iba, takot gumawa ng souvenir items. Kasi, hindi nila alam kung ano yung mga items na ginagamit. Hindi, ang alam lang talaga dyan, kailangan i-discover mo eh. Plastic cover lang siya, guys. So, ito. Yan. Sukatin mo lang siya.
To, susukatin mo lang siya. Yan. So, ganyan lang. Yung as long as makukover siya, di ba? Pag-ganyan. Ang sukat kasi niyan, kailangan yung makukuberan nyo yung salamin. So, plastic cover lang siya. Ilalagay na natin yung ating souvenir. Kasi mas maganda, direkta mo na siyang ilagay. Para mas mag-fit yung plastic cover. Ibabalot lang natin siya. Yan. Maganda guys, ito, itong hating ito, ilalagay nyo sa likod, wag sa harap. Siyempre, diba? Para naman maganda tingnan. Sa likod nyo siya ilalagay. So, para mag-stick dyan siya, lagyan nyo na agad ng scotch tape. Dito. Yan. Para naka-hold na talaga siya doon. Yung ibang isang side. Okay, mag-alala guys, kasi nasa likod naman yung hati. So, okay lang yan. Just make sure sa likod ha, huwag naman sa harap. Okay. So, ito na siya. So, ito yung likod. So, igagano lang natin. Para lang tayo nag-gift wrap. Kung medyo labis, pwede nyo siyang gupitin para naman maganda-ganda tingnan kahit nasa ilalim. Kasi pag medyo makapal na yung pagkakatiklop nyo sa ilalim, hindi na natayo na maayos eh. Diba? So, stick mo na siya agad doon. Para lang tayo nag-gift wrap. O, diba? So, yan siya. So, tapos, diba, ito siya sa likod. Sa likod yung hati. Hindi nyo na kailangan yung scotch tape yan. Paano? Ganito lang yan. Just make sure hindi masyadong walang dumi sa loob. Yan. So, pagpagpagan natin. Igit na natin. Tapos, kakrampol lang natin siya. Iikot lang natin ito. Ikakrampol mo lang siya. Iikot mo lang siya. Tapos, lalagyan natin siya ng metallic to, guys. Ano to, guys? Eh, may alambre siya. Yung metallic na may alambre. Nabibili rin lang to sa palengke, guys. Mura na to per yards. So, cut lang tayo na medyo maliit. Natiyahin natin yung laki. Yung wag naman sobrang laki kasi hindi mo naman kailangan na i-ribbon. So, as long as may i-stick mo lang siya, itatali mo lang siya dito sa taas. So, iikot-ikot natin. Tapos, kung kaya pa, ikot pa ulit. So, there you have it. O, diba? Simple lang. Imagine, oh, nakagawa ka na ng souvenir items. O, diba? Ganito lang siya, guys, kasimple. Imagine, 45 pesos na to sa iba. So, pwede rin itong pagkakitaan, diba? Kung ikaw, gusto mo namin alam kung magagawa ng, magkakaroon ng birthday celebration, pwede ka nang gumawa ng, sa iba, ikaw nagagawa ng souvenir items, kikita ka pa. O, diba? Simple lang. Kung gusto niyo lagyan ng mga design pa dyan, may nabibili pa yung maliliit na parang Bible, nilalagyan nila dyan, pwede nyo rin lagyan. Okay, there you have it. Ang ating DIY souvenir items. There you have it. So guys, kung gusto niyo makatanggap ng iba't ibang ideas para matuto kayo ng mga arts and crafts, DIY items para sa mga parties like birthdays or mga souvenir items, just please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para maging updated kayo sa mga items o sa mga posts na gagawin ko. So hindi lang to guys, matututo rin kayo kung paano gumawa ng mga
balloon decoration, balloon decor, at mga party decoration na mas makakamura kayo. So follow my YouTube channel, Lizadell's Creation. Thank you for watching.